bagay na yan para palalahan lang tayo, hindi lang sa isa, kundi sa lahat ng mga Christian na yun nga, na huwag natin namating ito ng templo o hirakan, sapagkat ang Diyos ay banal nga, dapat hindi tayo magpapalitan. Ayan, hindi lang. Sarap, hindi sa Panginoon. Ang mga nasitinda ng mga kalapati, alisin ninyo yan. Ito, mga yan, huwag ninyong gawin parehi ang bahay ng aming ama. So, nakita ko po, ayun lang. Kaya sinabi to ng Panginoong Jesus dun sa mga nasitinda ng kalapati, pinaaalis niya sa bahay ng aming ama. Nakita ko yung pagmalas sa atin niya sa gawa niya. Concerned siya. Dahil nasasaktan siya. Dahil gawain ng kanyang ama, dahil ang ama at siya ay isa, so nasasaktan siya. Bakit sinasalahula ang gawain ng Panginoon? So, meron siyang pagmamalas sa atin sa gawain ng Diyos. As application sa atin bilang isang Kristiyano, magkaroon tayo ng malasakit sa gawain ng Panginoon. Concern sa kung ano man yung nakikita natin, sabi nga, open rebuke is better than separate love. So, pag ang concern mo, dahil concern ka sa gawain ng Panginoon, you can't be hide to anyone. Pwede mong sabihin. Kasi concern ka eh. Dahil kapag kasiraan ng isa, kasiraan ng buong body of Christ. So, kung mahal mo ang Panginoon, you have to be concerned each other. Yung templo ng Lord. Ano sabi ng Panginoon diyan, sinabi niya diyan, alisin ninyo yung ano. Sabi niya, tinanggal niya yung ano, yung kumuha siya ng lupit, pinagagupit-gupit, pinagpabuyan niya, palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka, sinabi niya. Ito kasi, sabi na natin, nandun na kasi lahat ng uri ng kasamaan. Sabi na natin, hindi naminigil na buwis, andun yung mga, ano, kumbaga yung mga dating, o yung mga dating na rin natin buhay. Kasi halong-halo na dun, eh. May mga magnanakaw na, may mga ganyan. So, in spiritual, dito sa temple natin, sa katawan natin, ito lang gusto sabihin ng Panginoon. Anong ginawa niya doon sa mga ano, kalapate, sa mga natitinda ng mga ano? Tinabo niya palabas. Nirebuke niya palabas. Sa atin kasi, yung gustong gawin ng Panginoon. Dapat, ayun, i-rebuke natin yung mga masasamang ugali natin. Yung mga bad side natin, na hindi nakakalugod sa kanya. Anong sabi niya, itong temple na to, ano? Sabi nga, may nagsabi kanina, di ba? Ang Diyos ay banal, di ba? Dapat ganun din tayo, magpakabanal tayo. Di ba? Kasi, ayun yung ayaw ng Lord.